Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga minamahal na kapatid, ating pagsisiya ng ating mga kasalanan upang ang misang ito na ating niyahandog sa pag-alaala kay San Juan Marie Vianney, patron ng lahat ng mga pari, pintakasi, ng lahat ng mga pari ay maging kalugod-lugod sa Panginoon Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging uliran sa pagmamalasakit sa kapwa ang paring si San Juan Maria Vianney. Pakundangan sa kanyang huwarang pamumuhay at pagdalangin, mapagmalasakitan nawa namin ang kapwa-tao alang-alang sa pag-ibig ni Kristo para sila'y aming maakit sa iyo at kaysa nila ay aming marating ang kaluwalhatian mo. Sa pamagitan ni Jesucristo, ng anak mo taming Panginoon, na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitico. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko. Ang pista ng Paskwa na gaganapin sa gabi nang 14th na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang libadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa 7th araw,
muli kayong magtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito'y iahandog niya para sa inyo kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang 10th araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain. Ang 10th araw ng 7th buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon, mag-aayaw no kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Mula sa 15th araw ng 7th buwan, magsisimula ang pista ng mga tulda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa 8th araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-aalay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ng Panginoon, mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain, at handog na inumin ayon sa takda ng bawat araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong panderita, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Hipan ng tambuli tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot nasa kabilugan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa na itong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang, ang utos di ito nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos, Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo, ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Tumayo na po ang lahat.
Diyos nasa inyo ngayon. Salita ng Panginoon, ilang habang panahon. Alleluia! Alleluia! Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal na kapatid sa pong Nazareno, magagandang umaga po sa inyo lahat. Dito po sa atin, kapag ka ang isang tao ay galing sa isang bayan at naging popular, pag uwi niya sa kanyang bayan ay malugod na tinatanggap ng mga kababayan niya. Ipinagmamalaki siya, lalo na po kung wika nga ay from rags to riches. Katulad halimbawa ni Manny Pacquiao, nako, dati-dati hindi man pinagkakaguluhan si Manny, pero nung naging kampeon, at hindi lamang minsan naging kampeon, maraming beses pa, nako, ang kanya mga kababayan, ipinagmamalaki si Manny Pacquiao. Kababayan ako niyan, sasabihin ng mga taga General Santos sa Mindanao. Nakapagtataka nga po, si Jesus gumawa ng mga himala sa iba-ibang mga lugar. Naging kilala na siya sa kanyang pagpapagaling sa mga may sakit. Bumuhay pa ng mga patay. Pagbalik sa kaniyang bayan, nako, sa halip na matuwa sila, sabi, saan galing itong natutuan niyang ito? Bakit ganyan siya kagaling? At hindi nila tinanggap. Hindi nila matanggap. Kaya't hindi siya nakagawa ng mga maraming himala doon. Mga minamahal na kapatid, kayo, naririto, hindi man kayo kababayan ni Jesus, taga Nazaret siya, narito kayo,
dinudumog ninyo ang Punghesus Nazareno. Hindi lamang ang Batang Quiapo ang popular sa inyo, higit pa ang popular sa Batang Quiapo ang Poong Jesus Nazareno. Amen! At tayong lahat, tinatanggap natin ang Poong Jesus Nazareno. Amen! At dahil sa tinatanggap natin siya, magugulat kayo kung kayo ay sumasampalatayang tunay sa kanya, mangyayari ang mga kababalaghan sa inyong buhay. Kanina lang, nilapitan ako ng isang tao. Sabi niya sa akin, ito pong isang pinagdarasal ko, gumaling na sa cancer. Pinagdarasal ko po siya noon sa Punghesus Nazareno. Ikalawang Biyernes pa lamang, sinabi na ng nanay, gumaling na ang anak ko. Kayang-kaya ng Punghesus Nazareno na pagalingin kayo. Pagalingin tayo. Ano man ang pangangailangan natin, kaya niyang lunasan. Sapagkat siya ay hindi lamang tao, kundi Diyos na totoo. Ngayon po, pinagpipiesta natin si San Juan Vianney. Si San Juan Vianney po, patron o pintakasi ng lahat ng mga pare. Nako, kung ngayon lang po papasok sa seminaryo yon, hindi tatanggapin sa seminaryo. At tanggapin man, hindi makapapasa. Ngunit, dahil sa siya ay nanalangin ang gusto, sumampalataya sa ating Panginoon. Wika niya, ang kaligayahan ng tao ay nasa dalawang ito, panalangin at pagmamahal. Pag nanalangin ka at nagmahal, liligaya ka. At yun ang ginawa niyang formula, nanalangin at nagmahal. Kung kaya't, alam niyo, inassign siya sa isang maliit na bayan. Walang gusto ma-assign doon sa lugar na bayan na yon. Sabi nga ng obispo, walang Diyos doon. Walang dinidiyos doon. Kailangang ipakilala mo siya doon. Aba, makaraan ng ilang taon, naging pilgrimage site ang Ars, naging sikat dahil sa dami ng mga taong nagpupunta roon at dahil sa kabanalan nitong santong ito. Walang imposible sa Diyos. Kahit hindi kayang magpare, pwede niyang gawing pare. Kahit parang walang magagawa, gagawa niya ng mga himala. At ganyan din sa atin ngayon. Tandaan niyo to, ng Panginoon, hindi lamang karpintero, hindi lamang anak ni Maria, siya ay anak ng Diyos. Amen po ba? Mahina yata. Amen ba? Ayan. Sabihin nyo, Punghesus Nazareno, sumasampalataya ako sa iyo. Kaya mong lahat ng bagay. Kaya mong lunasan ang pangangailangan ko. Tulungan mo ako. Amen. Mga minamahal na kapatid, dumalangin tayo sa Panginoon Diyos. Tumayo na po ang lahat. Na nagmamahal sa atin at sabihin natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga pari, naway patnubayan ng banal na espiritu,
sa pag-akay nila sa atin sa daan ng kabanalan. Magkaroon nawa sila ng tunay na sigasig sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pura paroko, naway bukas loob na maglingkod sa simbahan at maging saksi sa mabuting balita na kanilang ipinahahayag. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga laikong mananampalataya, naway makipagtulungan sa iba't ibang programa at pagkilos sa parokya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa kanilang kabutihang loob, ang mga Kristiyanong magulang, naway maalagaan ang bukasyon sa pagpapari sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amen. Ang mga namayapa nating pari at obispo, naway gawing karapat dapat na makisalo sa hapag ng guro. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Aming Amang Diyos, ngayong araw na ito, pinananalangin namin ang mga pari namin, yung mga naglilingkod sa amin sa parokya at sa iba-iba pa ring paraan. Panginoon, pagpalain mo po sila, gawin mo silang banal at gawin mong mapagmalasakit sa kapwa-tao. At ibigay mo rin ang hinihiling namin, O Panginoon, na buong tiwala naming dinadala sa iyo, ikaw na nabubuhay at nag-ahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitayin ang mga banal ay magdulot sa amin ang pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan
sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayong si San Juan Maria Vianney ay pinararangalan sa pamumuhay niyang tunay na uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag ng pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo.
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na po pinalaala sa amin sa misang ito. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ni San Juan Bautista na mga apostol at ni San Juan Maria Vianney na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang mga magkakapatid, ating dasalin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Hesu Kristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalub ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong sambayanan at pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumairin. Bigay po niyo masayang pagbati ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh,
Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Po ng pasasalamat ng Basilica Menor at ng Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dalata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled water. Para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minore ng Itim na Poong Jesus Nazareno, ay tumatanggap pa ng mga mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2023-2024. Ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong makipag-ugnayan sa The Nazarene Catholic School's Facebook page. Para sa iba pang katanungan, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero 8733-9929 or 8244-5609 at 0966-211-2152. Maraming salamat po. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maganda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay Juan Maria Vianney ng iyong paglingap na maasahan sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo, Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila mga pangako nila noong sa binyag.
na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaay kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo, patuloy na tanggapin si Kristo. Salamat sa Diyos.